Magandang araw mga kaproject. Pagkatapos naman guys sa ibang gulay ating tinatalakay dito sa ating planta serye, dumapo naman po tayo guys sa isang halamang hindi lamang po ito pang dekorasyon. Ito po ay mayroon pong malaking ambag para sa ating mga kalusugan. Ito rin po ay tinatawag sa karamihan na mayana. Alam po ba natin kung ano yung mayana? Para sa akin parang hindi masyadong common yan, pero sa tingin ko marami ito sa ating mga halamanan. Pakinggan po natin guys ang detalye ng ating halaman na mayana. Dito lang po sa ating halaman sa bakuran, may pakinabang. Here we go! Kung bago pa lang kayo sa channel na ito, pakihit na lang ng subscribe button, pakiring na rin ang bell. Piliin ang all para ma-notify ko po kayo sa mga bagong uploaded videos. Ang mayana. Ang halamang ito ay hindi lamang po puro pandekorasyon. Marami rin itong maraming mga plantitos sa plantitas ang nag-aalaga ng mga halaman at halamang gamot para sa layuning panggamot. Mayroong ilang mga kadahilanan kung bakit ang magandang halaman na ito ay maaaring itago sa iyong hardin upang mapalakas ang iyong kalusugan. Ito ay isang halamang ornamental na maaaring gumawa ng maraming magandang bagay sa iyong katawan. Ang halamang ito ay tila maraming iba't ibang pangalan tulad ng alihado, coleus or coleus blume, flame nettle, malyana, painted leaf, painted nettle, pling tranctus, iscute lariudes at purman's croton. Yan po ang mga pangalan ng tinatawag na mayana. Narito mga kaproject ang ilang mga benepisyo sa kalusugan na may dudulot ng ating halamang mayana. Una, ito po ay antihistamine at anti-asthma qualities. Ang mayana ay nakita na may kakayahang i-relax ang mga kalamnan sa iyong respiratory tract upang mapataas ang kapasidad ng baga. Nagagawa rin na itong bawasan ang produksyon ng histamine na nagiging sanhi ng pagkuurong ng ilang mga kalamnan at paglawak ng mga kapilyari. Pangalawang benepisyo mga kaproject, ito po ay tumutulong sa paggamot ng almoranas. Ginagamit na ngayon ang almoranas bilang termino para sa sakit kapag ang iyong almoranas o tambak ay namamaga. Maaari mong pakuluan ang dahon ng mayana at gawing tsa ito. Upang gawin ito mas mabisa o pinakamabisa, maaari kang magdagdag ng turmeric para nito. Another benepisyo mga kaproject, ito po ay nag-aalis ng mga sakit ng ulo. Kung ikaw ay dumaranas ng sakit ng ulo, maaari mong gamitin ang mga dahon ng mayana upang gamutin ito. Maaari mong pakuluin ang mga dahon hanggang sa may labas ang katas ng ito. Maaari ka rin gumamit ng juicer o isang malakas na blender. Pagkatapos ay ipahid o imasahe mo ito sa apektadong bahagi ng iyong ulo. Ito rin po mga kaproject ay tumutulong sa paggamot ng pigsa dahil ang mayana ay ginagamit sa paggamot ng mga ito sa loob ng maraming siglo. Kailangan mo lang magpainit ng dahon ng mayana, ngunit hindi hanggang sa masusunog ito. Pagkatapos ay ilagay ang mga dahon sa mga apektadong bahagi ng iyong katawan. Another benepisyo, ito po ay nagpapagaling sa mga pasa at pamamaga. Sinasabi ng mga ang paggamit ng mga dahon ng mayana ay maaaring mapabilis ang proseso ng paggaling ng mga pasa at bawasan ang pamamaga. Katulad ng paggamot ng iyong sakit sa ulo, kailangan mong lamang kunin ang katas ng dahon ng mayana at pagkatapos ay ikalat ito sa apektadong bahagi. Another benepisyo mga kaproject, ito po ay gumagamot at pinapababa ang lagnat. Malamang matulungan ka ni mayana kung may lagnat ka. Pakaluan lamang ang mga dahon ng mayana at pagkatapos ay salain. Maaari mong inumin ang concoction upang mapabuti ang iyong kondisyon. Another benepisyo mga kaproject, ito po ay may antioxidant. Dahil ito ay mayroon ng mga antioxidant na makakatulong sa iyo na labanan ang mga libreng radicals sa iyong katawan. Maaari mong i-infuse o pakaluan o gawin itong tsa ng mayana leaf para ubusin ito.
Another benepisyo, ito rin po ay pinapaginhawa ang mga sintomas ng ubo. Kung nagkaroon ka ng problema sa ubo, makakatulong sa iyo ang pag-inom ng likido pagkatapos ng kumukulong dahon ng mayana. Ito ay may mga katangian na kayang mag-alis ng plema sa iyong respiratory tract. Ito rin po mga kaproject ay isang anti-hypertensive effect. Mukhang may mga kakayahan ni mayana na tulungan kang pababain ang mga antas ng presyon sa dugo. Maroon itong jack na tambalang tinatawag na first choline na maaaring mapagpahinga ang iyong mga kalamnan at mapalawak ang daluyan ng dugo. Ito rin po ay nag-aambag ng sa pagpanatili ng magandang normal na daloy ng dugo. Another beneficio mga kapajik, ito po ay tumutulong sa ating digestive orders. Ang pagkonsumo ng mayana ay maaaring makatulong sa iyo ng ilang mga digestive disorders. Makatulong din ito na mapawi ang pananakit ng tiyan at heartburn. Maaari rin ito makatulong sa mga enteritis. Another beneficio mga kapajik, ang mayana po ay tumutulong din po sa mga hypothyroidism. Ang first clean na matagpuan sa mayana ay makatulong ng hypothyroidism. Maaari itong i-regulate ng iba't ibang enzymes at hormones sa iyong katawan. Sa epekto, nakatulong ito sa pagmalfunction ng thyroid gland. Pakitiyak na mapag-usapan muna sa iyong doktor o medical na professional kung iniisip mong kumain ng mayana. Ayan, nandito po tayo mga kapajek sa ating hardin, ating munting hardin sa ating bahay. Ito po ang tinatawag natin na mayana. Ito po, may iba-ibang klase po ito. Yan sa akin na meron na kung medyo mapula na kulay na mayana. Meron din po akong isa, itong parang hindi naman masyadong colorful, yung green lang. Ito po yung karamihan sa mga gamit natin nito mga kaproject ay ipapakuluan lang po at ipainom lang po sa mga pasyente or mga gustong magkaroon ng benepisyo nito. Ano lang natin, ilaga lang natin at pwede mo nang inumin pag medyo malamig na. Huwag naman yung init masyado, papasok tayo dyan. Ito mga kaproject, pwede kang magkaroon ng ganito sa bahay. Sandali lang naman itong alagaan. Yung isa nga ito, yung isa kinain kasi ng hayop and tanggal . Pero tinusok ko lang sa isang paso. Ayan, nabubuhay na . Ayan, buhay na, iayosin ko yan namanya kasi sayang naman. Ito, ganito lang mga kaproject. Simple lang na pamaraan para sa ating kalusugan. Kung meron ka lang nito sa ating halamanan at tiyak, mga sakit mo ay talagang magkaroon din ng kalunasan. Ayan mga kaproject, maraming salamat sa pakikinig at panonood. At huwag kalimutan po mag-subscribe. May namimiss ka ba ng mga episodes sa ating Halaman sa Bukuran, May Pakinabang na Planta Serya? Kung ganun, pindutin nyo lang po ang icon na nasa taas at nanon po lahat ng mga episode ng ating Planta Serya. At kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa ating channel, maaari mo pong pindutin ang pulang button dyan sa baba. Pindutin po ang bell at isilik lang po ang all para ma-update ko po kayo sa lahat ng mga videos na ating mga i-upload para sa ating Planta Serya. Magandang araw mga kapajik at maraming salamat.